Hey guys, continue natin yung video natin about common problems in entrance exam, mathematics. We have number 37. Make sure na panood nyo na yung mga videos natin, yung items 1 to 36. Number 37 na tayo. A square ABCD has AB is equal to X. Find the measure of the diagonal. Pause and try. Ito yung mga choices. And pagkatapos nyo, ito na yung solution. Tingnan natin kung tama yung sagot nyo. Ito na, sabi daw, meron tayong square ABCD. Tapos binigay AB is equal to X. Ang gawin natin first is, i-drawing natin yung square. Kunwari meron tayong square. Pag sinabi natin square, lahat ng sides are equal. Ito, ito, ito ay equal and lahat ng interior angles ay 90 degrees. Now, ABCD, pwede dito tayo magsimula. Pwede dito yung A, dito yung B, dito yung C, dito yung D. Pero dapat magkakasunod yan. ABCD maging ABCD. Kunwari naman dito tayo nagsimula ng A, pwede ABCD or ABCD. And kahit saan dyan. Basta magkakasunod. Now, AB is equal to X. Binigay yung side na X. Hahanapin natin yung diagonal. Alin ba yung diagonal? Ang diagonal ay either eto or eto. Kahit alin sa dalawa, parehas lang naman yan. Let's say, andito yung diagonal natin. Eto yung i-construct natin diagonal. So, hinahanap natin to. Let's say that is D. Now, sinabi ko kanina na kapag square, lahat ng sides are equal. Therefore, x din to, x, tapos x. And, yung mga interior angles ay 90 degrees. Therefore, 90 degrees, 90 degrees. Now, kapag meron tayong diagonal, yung diagonal, mahati niya yung square into two equal parts. Etong triangle na na-form sa taas, equal lang dito sa triangle sa baba. Therefore, kahit saan tayo mag-focus sa dalawa, hahanapin natin yung value ng D. Now, meron tayong na-form na right triangle. Ito isa, ito yung pangalawa. Kunwari dito tayo sa ibabang right triangle. Meron tayong sides. X, X, tapos D. And, hinahanap natin yung D. Now, kapag meron tayong sides ng right triangle, tapos may given tayo ng dalawa, hinahanap natin yung isang side, gagamitan lang natin siya ng Pythagorean theorem. Yung formula, a squared plus b squared is equal to c squared. Ito yung formula sa Pythagorean theorem. Ano ba itong a, b, and c? Itong a and b, ito yung dalawang legs. Ito yung dalawang legs. Yung c, ito yung hypotenuse. And yung a and b, pwede natin magbaliktarin. Pwede ito yung a, pwede ito. Tapos yung tira, b. So, para sa akin, x, parehas lang naman yan. So, magiging x. Substitute lang yung a and b, tapos yung c ng d. So, magiging squared. Huwag natin kalimutan yung squared. Ang b natin is x. And ang c natin is, itong hypotenuse na d. Now, isosolve natin yung d. Kasi yun yung hinahanap. Diagonal. X squared plus x squared, that is 2x squared, right? And d squared. To solve for D, take square root both sides. And since D squared yan. Quadratic equation. Therefore, yung value ng D ay dalawa. Positive and negative, right? Now, maka-cancel to. So, we have D is equal to positive negative the square root of 2x squared. Ang next na gagawin natin is, paghiwalayin natin yung square root. The square root of 2 times the square root of x squared, right? Ito, equal lang naman dito. Now, ito, makakancel. And the square root of 2, hindi natin masisimplify. Therefore, our final answer is positive negative the square root of 2 times x. Nawala na yung radical. Now, ito yung value ng d natin. Tignan natin yung d. Ang d is a side dito, yung side na diagonal. Therefore, kapag meron tayong side, wala naman tayong negative na side. So, ang sagot natin is positive the square root of 2x.
Para mas madali, kapag may nakita tayong right triangle, tapos equal yung legs, para makuha yung hypotenuse, i-multiply lang natin ang the square of 2, kung ano to, na dalawa. Equal to, times mo lang sa the square of 2. Therefore, the square of 2x. Number 38, solve for y. Meron tayong right triangle, yung two legs, 600 and 800, and solve for y, which is the hypotenuse. Pause and try. Ito yung mga choices. Done? Okay. Paano ba natin masasolve itong y? Now, meron tayong tatlong sides ng right triangle. Ano nga yung ginagamit natin kapag meron tayong sides ng right triangle? Ginagamitan natin ang Pythagorean theorem, yung sa previous na problem. So, magiging 600 squared plus 800 squared is equal to y squared. Ganun ba yung gagawin natin? Pwede naman yon. Pero, kung makikita natin, napakataas ng number. 600 squared plus 800 squared, napakataas. So, ano yung gagawin natin? Alternative solution dito. Ganito. Pansinin natin yung given na dalawang sides. 600, 800. Now, kapag dinivide natin by 100, since pareha sila divisible by 100, magiging 6, tapos 8. Now, itong 6 and 8, di ba pwede pa natin siya ma-divide by 2, magiging 3, 4. Now, kung familiar tayo sa Pythagorean triples, itong legs na 3, 4, kapag meron tayong legs na 3, 4, automatic, yung hypotenuse niya is 5. Ito yung pinaka-basic na Pythagorean triple. Pag sinabi natin Pythagorean triple, sila yung mga values ng sides ng right triangle kung saan mga whole numbers lang sila. Walang decimal, walang fraction. And meron pa tayong dalawang common na Pythagorean triple. Ito yung 8, 15, 17, and 7, 24, 25. Ito yung tatlong common na Pythagorean triples. So kapag alam natin itong tatlo, and ito pala ang pinakamalaki, ito yung mga hypotenuse. And itong dalawa, ito yung dalawang legs ng right triangle. Therefore, kapag na-encounter natin itong Pythagorean triples, kapag given yung itong dalawa, automatic 5. Kapag given naman itong dalawang legs, automatic 17 yung hypotenuse. And kunwari naman ito, given hypotenuse 25, isang leg 7, so makukuha natin yung isang leg, that is 24. Therefore, itong problem na to ay nag-fall dito sa napansin natin Pythagorean triple. Now, ano yung gagawin natin? Ibalik natin siya sa dito. Ano yung ginawa natin dito sa dalawa para maging 3, 4? Ang ginawa lang natin is, from 6 and 8, dinivide natin by 2. Therefore, galing dito, para makuha itong dalawa, i-multiply lang natin by 2. 3 times 2, 6. 4 times 2, 8. Therefore, 5 times 2, that is 10. Now, focus tayo dito sa tatlo. Diba itong dalawa, galing lang dito yan. Ano ginawa natin kanina? Dinivide natin by 100 itong dalawa. Kaya naging 6, naging 8. Now, para makabalik tayo sa 600 and 800, imumultiply natin itong dalawa by 100. So, magiging 6 times 100, 600, 8 times 100, 800, therefore, 10 times 100, that is, okay, 1,000. Therefore, our final answer is C, 1,000. Huwag natin ito kalimutan, common na Pythagorean triples, 3, 4, 5, 8, 15, 17, 7, 24, 25. Kasi kapag na-encounter natin siya, less time yung mako-consume natin and di na tayo gagamit ng Pythagorean theorem, lalo na kapag napakataas ng mga sides ng right triangle. Number 39, determine the value of the reciprocal of the sum of the roots of a quadratic equation quantity 3x minus 4 squared minus 5 is equal to 0. Pause, then try. And later,
tignan nyo yung tamang sagot. Paano ba natin itong masasolve? For the solution, sabi daw, kukunin natin yung value ng reciprocal ng sum ng roots nitong quadratic equation. So, magiging, ang hinahanap natin is reciprocal, so magiging 1 over, kapag reciprocal, 1 over something. Kunwari, reciprocal of 2, 1 over 2 na siya. Reciprocal of 3, magiging 1 over 3. Therefore, dito, hinahanap reciprocal of the sum of the roots of this quadratic equation. Let's say, yung roots natin ay x and y. So, magiging 1 over x plus y. Ito na yung reciprocal ng sum plus ito yung dalawang roots nitong quadratic equation. Now, paano ba natin mahanap yung sum ng roots nitong quadratic equation? Kung makikita natin yung quadratic equation, yung form, madali lang mahanap yung x. So, mangyayari, kapag sinolve natin si x, magiging 3x minus 4 squared minus 5 is equal to 0. Ilipat natin, magiging 5, magiging positive 5. Tapos, next, take square both sides. And since kapag in-square mo to, magiging quadratic yan, makakancel to. Tapos, ang kukuha nating sagot ay 2. Positive, negative, the square root of 5. Now, na-cancel, magiging 3x minus 4 is equal to positive, negative, the square root of 5. To solve for x, kabila lang natin yung 4, magiging positive 4 plus or minus the square root of 5. And last, divide by 3, both sides. So, magiging x na lang is equal to eto. Now, nakuha na natin yung roots. Yung first root, 4 plus the square root of 5 over 3. Yung pangalawang root, 4 minus the square root of 5 over 3. So, magiging, kapag sinubstitute natin yan, magiging 1 over. So, magiging 4 plus the square root of 5 over 3. Ito yung unang root. Plus, copy lang natin yung plus. Yung pangalawang root ay 4 minus the square root of 5 over 3. And, simplify na lang natin. Itong denominator, lagay natin dito, magiging over 3. Is parehas. Tapos, ito copy lang, 4 plus the square root of 5. And copy plus, ito rin. Copy. So, magiging, makakancel ito kasi positive the square root of 5, negative the square root of 5. So, magiging 4 plus 4, that is 8 over 3. Now, ito, dito lang yan sa denominator. So, magiging 1 over the denominator, ang nakuha nating denominator is 8 over 3. 1 over 8 over 3, that is 3 over 8. So, ang final answer natin is 3 over 8. Now, hindi lang yan yung solution natin. And mas mahaba yung proseso. Meron tayong shortcut para makuha yung sum ng roots nitong quadratic equation. Sa totoo lang, kahit anong equation pa yan, kahit anong polynomial, like quintic, quartic, cubic, quadratic, except linear, makukuha natin yung sum ng roots. Meron tayong shortcut. And yung shortcut ay tinatawag na Vieta's formula. So, according sa Vieta's formula, ang sum ng roots, sabi natin, ang sum ng roots of any polynomial equation except linear is just equal to negative b over a. Now, ano tong b, ano tong a? Etong a, eto yung coefficient ng first term ng polynomial equation. Pero, dapat yung polynomial equation ay, yung power niya ay decreasing. So, kapag decreasing yung power ng quadratic equation, dapat naka-standard form. Kunwari, quadratic, ang form niya is y is equal to ax squared plus bx plus c. Ito yung a, yung coefficient ng pinakamataas na power, b yung pangalawa, c yung constant. Kunwari naman sa cubic, magiging ax cubed bx squared plus cx plus d, and so on. Palaging a yung maunang term, yung leading term, yung may pinakamataas na power.
Now, gamit itong shortcut na Vieta's formula dito sa quadratic. So, magiging, ang gagawin natin first is, eto, isulat natin siya as ganito, standard form ng quadratic equation. So, gawin natin yan. Paano ba natin yung magagawa? Meron tayong square ng binomial. So, gamit yung formula a minus b squared. This is equal to a squared minus 2ab plus b squared. So, eto, gamitin natin itong formula. Magiging 3x squared, magiging 9x squared minus 2ab. Eto yung a, eto yung b. Lagyan natin ab. So, magiging 2 times 3x times 4. That is 24, right? Tapos, yung x. And last, b squared. 4 squared, that is 16. Therefore, palitan na natin ito, nito. And copy na lang natin itong tira. So, magiging minus 5. Dinirekta ko na, is equal to 0. And combine like terms. Plus, itong dalawa, that is plus 11, right? And, ito yung A, ito yung B, ito yung C. So, magiging negative. Ano yung B? Ang B natin is negative 24. Huwag natin kalimutan yung sign. Over, ano yung A? That is 9, right? So, magiging, ito negative times negative, positive. 24 and 9 are divisible by 3, di ba? 24 divided by 3, that is 8. 9 divided by 3, that is 3. Now, ito yung sum ng roots, which is etong x plus y. So, magiging 8 over 3. Simplifying, this is equal to 3 over 8, which is equal to the solution we got in the first solution. Huwag natin ito kalimutan. Vieta's formula, sum of roots of any polynomial except linear. And dahil nandito na tayo sa Vieta's formula, i-discuss ko na rin yung ibang formula sa Vieta's formula. Kung meron tayong sum of roots ng any polynomial, meron din tayong product of roots. Pero itong product of roots ay applicable lang sa quadratic. Tapos, mayroon din sa cubic. So, product of roots in quadratic, ilagay natin x squared. Yung leading term ng quadratic. So, magiging, ang product ng roots ng quadratic equation is just equal to c over a. And same lang, yung a, b, and c, yung pababang coefficient ng each term ng equation. And next, meron tayong product ng roots ng quadratic equation. Meron din tayong product of roots ng cubic equation. So, lagay natin x cube. So, sa product ng roots ng cubic equation, that is negative d over a. Yung d, yung pang-apat na coefficient na term. In decreasing order, yung mga exponent. So, meron tayong tatlong formula. And kung gusto pa natin ng formula, meron pang isa. Ito naman yung sum of pairwise product. Product of roots. Ito ulit ay sa cubic equation. Ano tong sum of pairwise product of roots? Kunwari yung roots natin ng cubic equation ay x, y, z. So, ang sum of pairwise product magiging sum pairwise product dala-dalawang product. So, magiging xy plus xz plus yz. And, eto is equal to c over a. So, meron tayo ang apat na formula sa Vieta's formula. Tandaan natin tong mga formula sa Vieta's formula. Number 40. Given the log function, f of x is equal to log x base b, where b is greater than 0 and b is not equal to 1, what is f of 1?
pause and try, and later see my solution. Done? Okay. Meron tayong given na log function, logarithmic function. Ito, f of x equal to log x base b, where b is greater than 0 and b is not equal to 1. Hinahanap natin is f of 1. So kapag meron tayong f of the number, means ang gagawin natin ay evaluate natin. So magiging gamit itong f of x na function, lahat ng x na nakikita natin, palitan natin ng 1 para makuha natin yung f of 1. So magiging, pag pinalitan natin yung x ng 1, magiging f of 1 equals log of 1 base b. Now, ano yung gagawin natin next dito? Ang gagawin natin next is, di ba etong 1, this is equal to a number raised to 0 or a variable raised to 0 or even an expression raised to 0. Siya is palaging 1. Diba? Kahit ano pa yan, basta na-raise siya sa 0, ang sagot niya is palaging 1. Now, meron tayong base b. So, anong gagawin natin sa 1? Ang gagawin natin sa 1 is, isulat natin siya as b raised to 0, right? Now, ano yung gagawin natin? Meron tayong argument na may power or exponent. Kapag meron tayong exponent sa loob ng argument, ito yung argument, gamitin natin yung power rule of logarithm. According to the rule, sa power rule, kapag may power tayo, pwede natin siya isulat sa baba. Magiging multiply. Tapos, copy na lang yung tira. Log b base b. So, ito, equal lang naman siya dito. According to power rule. Next, kapag meron tayong log b base b, kapag itong argument equal sa base, that is always equal to 1. Yan yung tinatawag na identity rule sa logarithm. Therefore, 0 times 1, that is 0. So, our final answer is 0. For more tutorial about sa log, pwede nyong panoorin yung video ko. Meron na akong topic sa evaluating logarithm. And andun yung mga rules sa logarithm. Ayun guys, dito ko muna tatapusin ang video na to kasi masyadong mahaba na yung video and maya-maya kasi ay may pasok na ako sa Bicol University. So, bye-bye muna for now. Sana nakatulong ang video na to sa pagre-review nyo sa entrance exam. Kung nakatulong nga, i-like, mag-comment, and huwag kalimutang mag-subscribe. And pwede nyo i-share sa mga kakilala nyo na nangangailangan ng ganitong video. Bye-bye!